Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Muli, dalangin ang aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya ng Panginoon, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pagpapatuloy. So, may mga kahilingan po kahapon na gumawa tayo ng second part ng ating pag-aaral tungkol po sa Church and Ministry Branding. Part 2 tayo ngayon. At tatapusin po natin ang ating linggo sa pag-aaral na ito. At kahapon po, tinalakay natin itong Church and Ministry Branding. At marami pong nakarelate tungkol sa bagay na ito. Kaya po, some texted me and even on the comment section na ipagpatuloy po natin ang pagtalakay tungkol po sa bagay na ito. Ang talata po nating pagbubulayan ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 3 verses 4 to 6. Ganito po ang sabi. For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? What after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe. As the Lord has assigned to each his task, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Dito po sa mga talatang ito, ipinakikita ang isang katotohanan na bagamat may mga taong ginagamit ang Diyos, may tagapagtanim, merong mga tagadilig, ang pagbubunga o yung resulta ng mga bagay na ginagawa ng tao ay nadedetermina ng kapangyarihan ng Diyos. Wala pong bagay na gagawin tayo na magbubunga ng naaayon sa kalooban ng Diyos kung hindi ang Diyos ang kikilos. Or else, lahat ng gagawin natin ay yung tinatawag lang na energy of the flesh. And if we are going to look at the condition of human being after the fall, wala naman po tayong maikakaila na human being fall in a state of total depravity nang siya'y nagkasala sa Diyos, nagtago siya sa Diyos, hindi kailanman hinanap ng tao ang Diyos. It was written in the scripture, nobody seek God. Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, no one, none, not even one, nobody seek God, no, walang humanap sa Diyos. Wala tayong understanding about who God is if we have a God in our heart that is most of the time not the real God but a false God. Kaya paano natin hahanapin ang Diyos? Paano natin paglilingkuran ng Diyos? So anumang paglilingkod na gagawin natin is futile because hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, sinabi niya na kung ang pagbabasihan natin ng paglilingkod ay ang kagustuhan at puso ng tao, wala itong kabuluhan kung hindi papakialaman ng Diyos. So ibig pong sabihin, ang puso ng tao na nakakiling sa masama malibang ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang magbago ng pusong ito, lahat po ng gagawin natin against the will of God. Kaya, magandang analysis po ito ngayong umaga. Ano po ba ang kondisyon ng pusong ito at ano idinidikta nito? Kung meron man tayong ginagawa para sa Diyos, ang tanong, ginagawa ba natin ito talaga para sa Kanya at sa kagustuhan Niya? O ginagawa lang natin dahil gusto natin? Kapag ganun po, wala po itong kaibahan doon sa mga branding na nangyayari sa panahon natin ngayon. Contemporary branding, ayan, yan po ang meaning ng branding, dinefine natin yan yesterday, no? Para po sa kapakanan ng bago lang po nakapasok sa Tinig ng Pag-asa. Sabi po, what is branding? We might think of branding simply as logos like the Nike shoes. However, contemporary branding has developed well beyond that. Higit pa ho doon sa pagkakaroon ng pangalan, katulad po ng halimbawa ay Freda's Store o Ruel Camia's Store. So maliban doon, may logo pa, pero branding goes beyond that. Companies initially developed names and marketing in early 20th century to distinguish between otherwise similar package product. Kasi nung araw po, wala namang pangalan yung mga supot ng pandesal eh. Iba pag bumili ka sa bakery, bumili ka ng pandesal, supot lang, no? Eh ngayon po, pati supot may pangalan. Cuevas Bakery o kaya Jimel's Bakery. So, nasa plastic na yon. So, part yon ng tinatawag nilang branding. Bakit?
para sa customer retention. That is the intention of that. Para po makip nila yung kanilang mga customer na every time nabibili sila ng pandesal, mare-remind sila not only of the name, not only of the logo, but the brand itself. So, ano pong makikita natin dito? The goal of marketing is customer retention. It is cheaper and more profitable to retain an existing customer than to get a new customer. Kapag meron ka naman tinatawag na niche o yung captured audience o captured people at i-maintain mo ito, meron ka siguradong market. Kaya, kanya-kanyang market yan. Pati nga yung mga YouTuber, may kanya-kanyang niche na tinatawag. Meron pong lifestyle, merong fishing, may catch and cook, meron pong kusina, meron pong pagluluto, meron pong puro kalokohan lang, meron pong nagpapadedi ng anak, meron pong naglilitaw ng mga body parts. Ganun po yung ganun po yung YouTube na makikita ninyo. Iba't ibang niche, iba-ibang captured audience, ang tawag po doon, branding. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang gustong i-capture na audience. Siyempre, pag mahilig sa sex ang tao, ay kaka-capture niyan yung mahilig sa sex. Kaya nakaka-captured po ng mga YouTube video na medyo bastos, yung mga bastos din. Kasi maraming bastos na magkiklik nun. Lalagyan pa nga po ng mga clickbait na tinatawag. Pag ang gusto ay tungkol sa farming, puro farming. Ako po mahilig sa fishing, kaya po mga videos ko, your recommendation sa akin na YouTube, ay puro fishing. Yung mga Fishing Brothers, Buhay Isla, yung Primitive Islanders, yun po yung mga pinapanood ko eh. Eh yung misis ko, pagdating noon, Kerafi Tulfo yun, mga chismis at mga video ni Tulfo na kung papanoorin nyo naman, wala namang katorya-torya, talagang ginagamit lang yung mga tao doon para sa content at sa pagkita ng pera ni Rafi Tulfo. But anyways, yun po yun eh, branding yun eh, yun ang brand nila. So kung ayaw mo ng brand na yun, lilipat ka sa iba. So, ang purpose po ng branding na yon at marketing strategy is customer retention. As the variety of products grew and pricing and quality converge, companies have turned to creating emotional connection. Kasi pare-parehas na po eh. Di ba pa, ang market po ay dinidikta po yan ng price regulation. Meron pong standard price control o yung tinatawag na recommended price, SRP. Yung SRP. Ano ba ibig sabihin ng SRP? Yun, ibig sabihin, yun yung standard na regular price na ipinopromote ng government. Kailangan hanggang dun ka lang. E ang tanong, sardinas halimbawa, pare-parehas lang naman ang presyo ng sardinas. $7.50 ang isang lata, for instance. Ewan ko, nung araw pa yun, baka hindi na ngayon. $7.50 pesos halimbawa. So, kay Ligo yan, kay 555, o kung anumang klase ng sardinas yan, pare-parehas ang presyo niyan, papaano ka ngayon mamimili ng sardinas mo? Nagkakatalo po yan sa branding. Una, minsan nakaka-impluensya yung logo. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan, yung tinatawag na emotional appeal, yung commercial. Kapag nakita mo nga naman ang nanghuhuli ng mga isdang ito, mahihirap. At yung mahirap na kumpanya, minsan may mga ganun eh, mga dehadista na tinatawag. Yung mga tao na nagsusupport doon sa mga underdog. Meron din naman na mga tao mas nagsusupport doon sa mga champions, doon sa mga big fish. So, depende po yan eh. May mga captured audience nga po yan. So, kung ang captured audience mo mahihirap, then retain that mahihirap. Kung ang captured audience mo mayayaman, katulad po ng mga big time na mga company, like for instance, kotse. Pare-parehas lang naman ang kotse. Ang intention, ihatid ka at makarating ka sa pupuntahan mo. Pero pag ang sinasakyan mo ngayon, Tesla, kakaiba ka. So, ibig sabihin, ang captured audience ng Tesla, hindi po pangkaraniwang tao sasakay dyan. Ang sasakay dyan, yung mga talagang mga elitista. Yun ang captured audience niyan. Kasi po, kung ikaw ay nabubuhay from paycheck to paycheck, hindi ka magkakaroon ng Tesla. So, meron po siyang inaabot, tinatarget na tao. iPhone. So pag hindi na, di ba misa, kapag mahirap lang buhay mo, tapos naka-iPhone ka, katakot-takot na kantsaw pa at bashing ang maririnig mo. Ibig sabihin, wala ka nang makain, naka-iPhone ka pa. So ibig sabihin, may kinakaptured silang audience. At yun po ang intensyon. Pag nagpare-pareho na po ang presyo, ang emotional appeal ng tao ang siyang aabutin ng marketing branding. For instance, di ba, ang McDonald's, ang Jollibee, parehas lang naman yan. Nagbebenta sa Pilipinas ng burger, nagbebenta ng chicken, meron din pong spaghetti. Halos pare-parehas yan.
Pero magkakatalo yan sa mga audience na captured nila. Meron pong maka Meng Mendoza o Main Mendoza. Si Main Mendoza, endorser po ng McDonald's yan. So, syempre, yung maka Main Mendoza, habol din yan. Pati yung mga brand na ini-endorse niyan. Ganon din naman sa Jollibee. Kaya ang ginagawa ng Jollibee, they will make their commercial more appealing and more touching. Kaya ginagawa po nila, pati commercial ay kakaiba ang dating. Minsan nga po, yung tugtog lang eh. Hindi po ba napapansin yung mga music na ginagamit ng mga endorser, ng mga ginagamit ng mga commercials? Very appealing sa mga bata. Ang bata, pag tulog, narinig yung Jollibee, gising eh. So, ganun po yun. Kasi yung mga music na ginagamit ay psychologically affecting the consumers. Yan po ang purpose ng branding. So, this is the meaning of the modern or contemporary brand. To attract the customer and for customer retention. Kaya huwag kang magtaka kung meron ka mang kinahihiligan na brand ngayon. Isa lang ibig sabihin, hook ka nun, nahuli ka ng brand na yon, kasi yun naman talaga ang intention nun, i-target ka. Amen? So, contemporary branding strategies, like for instance, ito po'y pastor. Pastora daw yan, Pastora Cheng. Kung ako po, ang pupunta dyan sa simbahan niya, hindi ako maluloko niyang babaeng yan. At hindi rin po ako mabobola niyan. Kasi ang mga preaching niyan, pag pinuntahan niyo po yan sa YouTube, by the way, huwag niyo na hong puntahan. Wala namang puro basura hong preaching nito eh. So, pakinggan niyo po itong isang preaching niya. Oh, ito. Again, hindi ko nire-recommend ito. Oh. Basura ho ang preaching niyan, Terry Cheng na yan. Kaya pag pumunta kayo dyan, mapapahamak lang kaluluwan niyo dyan. Kailangan maintindihan niyo ito. Ayan sabi niya. Kung hindi niyo maintindihan, for many years, ganyan pa rin ang buhay niyo, hindi aangat. Kayo ay mga multi-millionaires na ngayon in the spirit. Pero gusto nyo in the physical, makita nyo yung milyon, tama? Gusto nyo gumaling, walang sakit. Gusto nyo humaba yung buhay, walang sakit. Pwes, ito, kailangan mag-obey sa spiritual laws. You can now watch the full episode. Kailangan Huwag nyo na humuntahan sa YouTube yan. Basura ho lahat ang preaching niyan, babaeng yan. Meron pa ho yung nakko, ewan ko, bakit ho ganyan na ho ngayon ang mundo? At yan po ang gusto kasi ng mundo ngayon. You want to be a millionaire, not only spiritually but physically. You can get your first million. You want to be healed of cancer. Meron hong preaching niya about cancer, paano gagaling. So ganun po yung mga preaching niyan. At yan po ang gusto ng mga tao, yan ang brand niya. Prosperity preaching, miracles, healing. At yan ang brand niya. At nakakapagtaka, yan ang maraming kinakapture ng mga tao. Kasi nga naman, pag ikaw ay may sakit, eh wala ka ng pag-asa. Sinabi ng doktor, bilang na oras mo, hahanap ka ng paraan para maduktungan ito. Madadali ka ng mga preacher na ganyan. At tapos, sasabihin sa'yo, magbigay ka lang ng ganito, gagaling ka. Sumunod ka lang. Ano, alam niyo po ba kasunod ng talatang yan, yung spiritual laws na yan na susundin? Edi give, surrender your life to the Lord. At ano pagdating po sa surrender, surrender your money, surrender everything. At kapag diba, ikaw surrender ng surrender, sila naman captured ng captured sa'yo. Kuha ng kuha, ikaw bigay ng bigay, sila naman salo ng salo. Ganun po kawalang hiyaya mga preacher na yan ngayon eh. Wala pong sumasaway dyan, walang nage-expose dyan. At minsan po, eh, yan ang brand kasi nila eh. Ito po. Kaya, yan ang uso sa panahon natin ngayon. Contemporary branding strategies and how companies try to generate emotional connection. Pag ang babae pa naman, may paiyak-iyak na, wala na, huli na tayo. Tingnan nyo naman kung mag-preach yan, medyo parang intense na intense, na totoong-totoo. Pero walang katotohanan sa sinasabi ng Biblia ang mga pinagsasasabi niya. No? More companies try to generate emotional connections, love and loyalty for their brands in order to capture what? To capture profits. Kaya simbahan ngayon mga kapatid, aminin man natin o hindi, negosyo, hanap buhay, pagpapayaman ng mga pastor. Yan po yung bintang. Ang problema, nadadamay kahit hindi ganun yung ibang mga pastor. Kasi yan na po yung brand. That is the new brand of preaching nowadays. That is the new brand of churches nowadays. Kaya nakikibrand. Yung iba naman, may brand na, nagre-rebrand pa. Para may recall. Nagpapalit ng pangalan, para may recall. Hindi po ba? Another word for this loyalty
is now what we called worship. They changed the worship style, they changed the preaching style, they changed the music style, they changed everything as far as orthodoxy is concerned. Yung orthodox style of worship, orthodox style of doing church, binabago po nila at ang tawag po nila doon ay rebranding. Nakikigaya, nakikiuso, kung ano ang gusto ng tao, yun ang ibigay natin. Kasi ang tao, ang ating customer, ibigay natin sa customer kung ano ang gusto nila. Hindi po ganun ang simbahan. Hindi po ganun ang simbahan ng Diyos. Now, let's go and define worship. We define worship as devotion, giving glory, or following something, whether God, a celebrity, our own work, or a brand. That is the meaning of worship. Kung ano ang iyong sinusundan, kung ano binibigyan mo ng kaluwalhatian, kung ano ang iyong pinagkakatiwalaan, iyon ang iyong sinasamba. Kaya pwedeng Diyos yan, pwedeng celebrity yan, pwedeng yung trabaho mo, pwedeng any brand of products na merong kang gusto. Si San Agustin, ang sabi po niya, he talks about worship as love. Kaya wala rin kaibahan doon. Kung anong iniibig mo, kung ano minamahal mo, kung ano sinusunod ng puso mo, that is what you and who you worship. Si Martin Luther talks about worship as trust or faith. Ganon din po. So makikita po natin, hindi nagbago definition, kung ano yung ating pinagtitiwalaan, kung ano ang ating sinasampalatayanan, iyon ang ating sinasamba. With that definition, Martin Luther suggests a God is the term for what to that for that to which we are looked for, all good in which we are to find refuge in all need. Ayan. So, dinefine ni Luther dito yung God, small God, maliit na Diyos, hindi po yan Diyos ng langit. Yung God daw, according to Luther, ay term na ginagamit saan? Sa anumang bagay na ating tinitingnan para sa ikabubuti natin. Na kung saan doon tayo naghahanap ng refuge sa lahat ng ating kailangan. Yung kapag ikay dumating sa punto na meron ka ng pangangailangan at doon ka pumunta, iyon ang iyong Diyos. If you search for it on material things and on money, then money and material things is your refuge, that is your God. Kung saan ka nakakakita ng satisfaction, kung saan ka nakakatagpo ng makapagpapaligaya sa iyo and you feel good, that is your God. Yan po ang definition. Ano po? Therefore, to have a God is nothing else than to trust and believe that one with your whole heart. Kung ito ang nagbibigay ng satisfaction sa iyo, doon ka nakakatagpo ng feeling good, at ito ang refuge mo, ito ang tatawagin mong Diyos, doon mo ibibigay ang iyong devotion at ang iyong pagtitiwala. Tama po ba? It is the trust and faith of the heart alone that make both God and an idol. Kung ano yung pinagtitiwalaan mo, kung ano yung pinaglalagakan mo ng iyong puso, iyon ang Diyos mo. Kaya, ang sabi po dyan, if your faith and trust are right, then your God is the true one. Conversely, where your trust is false and wrong, there, you do not have the one true God. Very simple. Kung tama ang iyong pananampalataya, tama ang iyong pagtitiwala, tama ang iyong Diyos, tama ang iyong pagsamba. Pero kung mali ang iyong pagtitiwala, mali ang iyong pananampalataya, mali ang Diyos na iyong sinasamba, mali ang iyong pagsamba. Tama po ba? So far from suggesting that we only need the spiritual things in life, this definition of God or an idol reveals how we very often keep God in the spiritual realm and in other things for the rest of our lives. Sa Tagalog, ang pagkaunawa po natin sa Diyos na ito ay nakakadetermina kung anong ipinamumuhay natin. Minsan po mga kapatid, hinahati natin ang buhay natin sa something secular and something sacred. Pag sinabi natin sacred, iyon ang mga banal at yung ating mga pamumuhay araw-araw, ito yung secular. At most of the time, nahahatak tayo ng mga bagay na secular
At ito yung nagiging daan ng ating pagsamba sa maling Diyos natin. Mga kapatid, God is God of every aspect of our lives. Sa lahat ng aspeto ng buhay, Diyos ang siyang dapat nasusunod. Kaya nga po, ang tanong, do we really trust that God provides for our daily need? Do we really trust that God is the provider of our daily bread? Or is it really all down to our work, our rational strategies, or on our investments? Kumusta ka, kapatid? Saan ka nagtitiwala? Sa Diyos o sa sarili mong kakayahan? Bakit ko binabanggit ang mga bagay na ito? Kasi po, maging ang simbahan na impluensyahan ng ideyang ito ng branding. Para bang ang Diyos na pinaniniwalaan ng simbahan ngayon, hindi kayang mag-provide ng kanyang pangangailangan? Hindi kayang tumugon sa mga basic needs ng simbahan? Kaya ang simbahan at ang mga tagapanguna nito kailangan lumikha ng estratehiya para lumago ang finances, lumago ang koleksyon, dumami ang mga tao ayon sa sarili nilang karunungan. Nakakalimutan nila na meron lang silang espesifikong gawain, katulad ni Pablo ay magtanim, katulad ni Apollos ay magdilig, pero pagdating sa mga bagay na provision, kapangyarihan ito ng Diyos. But because of too much reliance on branding, on marketing, on strategies, lahat na po ng pagkilos ng simbahan ngayon, karunungan, kapangyarihan at kahusayan ng mga marketing people. They are no longer spiritual people, but they are marketers. Wala nang kaibahan ng simbahan sa mga negosyo ng sanlibutan. A life anchored in trust in the one true God for all things flow into all aspects of our decisions, including our material provisions and our identities in the fullness of our lives. Can we say amen to that? Yung buhay na nakaangkla sa pagtitiwala sa tunay na Diyos ay umaayon ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa sa Diyos, kasama doon ang mga material na provision at ang ating identity at ang lahat ng tungkol sa ating mga buhay. Amen po ba? So in this light, we can see that brands are somewhat become an idol sa ating mga buhay. Brands direct our worship, our loyalty and thanksgiving, no? And thanksgiving to themselves for provisions of things, whether physical, emotional, or spiritual. But while a brand's promises to provide are conditional on keeping with their ideas, nalilimutan natin, God's promises are unconditional. God is truly for us, and He will does everything on our behalf. But most of the time, mas natatangay tayo ng mga brands na ito. Mga brand ng churches na meron tayo ngayon. No? Pastor, hindi naman yata lahat ng simbahan ganun. Hindi ko naman sinasabi lahat po ng simbahan eh. Kasi po ang lahat ng ang mga simbahan sa panahon natin ngayon, they cater to their own brands. Eh sabi, Pastor, eh ayaw mo ba na lumago? Don't we want people to be loyal to the church? Eh di ba ikaw naman ganun din ang gusto mo na yung mga miyembro mo maging loyal sa Winnipeg Unida Christian Church? Mga kapatid, hindi. I don't want them to be loyal to Winnipeg Unida Christian Church. I want the people who go to Winnipeg Unida Christian Church to be loyal only to the Lord. Not to the brand. Not to the congregation, but to the Lord. Kasi ngayon, yung mga proponents of church marketing suggest that cultivating distinctive missions and values creates confidence in a church that does things uniquely, does things better or more in line with their values.
Kaya kung titingnan po ngayon yung mga simbahan, ano mga pinag-aaralan? Core values, ano pinag-aaralan? Strategies, puro ganun. Yan po yung mga pinag-aaralan sa simbahan ngayon. Sa halip na pag-aralan ng doktrina, sa halip na pag-aralan ng mga confession of faith, kailangan pag-aralan ng Biblia. Ang pinag-aaralan ngayon, ano? Goal setting. Hindi ko po sinasabing masama ang magplano. Pero mga kapatid, nakatuon na po ang simbahan ngayon sa direksyon ng pagpapalago at pagpaparami para saan? Para saan? Para sa kanilang brand. Nang layunin, developing a brand to attract a more loyal group of members. That was the intention. And this loyal group of members may help you to be more financially sustainable than others. Kasi inggit na inggit tayo, naku, ang CCF, napakarami na, punong-puno na sila, libo-libo na sila. Kahit na tigpipiso lang ang ibigay ng libo-libong yun, libo rin yun. Si Mike Bilardi, ika, naku, punong-puno yung auditorium. Yung offering ni Mike Bilardi ng Wednesday, Wednesday na uli, hindi pa tapos bilangin sa sobrang dami. Yun ang kinainggitan ng maraming mga pastor. Kaya pinipilit nilang gayahin sino? Itong mga pastor na ito, as if they found the key for success on how to be a church. Mga minamahal na mga kapatid, ang sabi ni Pablo eh, ako nagtanim, si Apollos nagdilig, pero ang nagbibigay ng paglago ang Diyos. Pero tayo, nakatuon tayo sa paggaya ng ibang mga brands. Kaya yung brand na meron tayo mukhang hindi effective, let us follow and copy those brand. Amen, mga kapatid? If we use these techniques in our modern context of church, we are at risk of directing loyalty to particular values, ideas, people, leaders, or vision instead of directing them to follow Christ and to follow the teaching of Christ. Kaya po ngayon, ano uso? G12, sino ngayon ang bidang-bida? Sa Pilipinas, si Balano, yung Bishop Balano, nakatakot-takot ang pera na ipinagyayabang ang kanyang kayamanan dahil sa kurakot sa mga miyembro. Si Castellanos, na siyang founder niyan, G12 na yan, pag hindi mo sinunod yung kanilang pattern, yung kanilang brand, eh wag umalis ka sa kanila. Wag mo gamitin yung G12 ko if you will not follow the brand. Alam niyo po mga kapatid, branding exists as part of a broader strategy of selecting a target audience that a brand will build a connection with. Tanong, may G12 ba sa mga mangyan? May G12 po ba doon sa mga katutubo, sa mga bundok ng Pilipinas? Bakit hindi sila doon mag-G12? May CCF po ba mga kapatid sa bundok ng mga mangyan? Meron po bang GCF doon sa mga bundok ng mga tribo ng Ita, ng Aitas? Bakit? Hindi nila target group yun eh. Hindi po nila target group yun. Ang target group nila, Makati, Quezon City, mga lugar ng mga may kotse at lugar ng mayayaman. Kaya po ang kanilang mga lugar, mall, sinihan, malalaking building. Because they are targeting selected audience of their brands. Sabihin nyo sa akin kung hindi ka parehas yan ng ibang mga product. Ano target ng iPhone? Hindi po tinatarget ng iPhone yung mga tindera sa palengke. Hindi po tinatarget ng BMW ang pangkaraniwang empleyado. Hindi po tinatarget ng Victoria's Secret ang mga nanay na labandera. No, no offense men sa mga naglalabada lang. Ang target ng Victoria's Secret ay mga artista, mga modelo at mga... Kaya nga yung kanilang mga brand eh, pang sexy eh. No, no offense men sa medyo upsize.
Pero mga kapatid, may kanya-kanyang target dyan. So, ganun na rin ba ang simbahan? Mananarget na lang tayo ng mananarget ng gusto nating target? Branding exists as part of a broader strategy of selecting a target audience that a brand will build a connection with. A brand cannot create an emotional connection with everyone, so it chooses a segment of the population that fits with its product and goals. Yung kanilang brand na gagawin, hindi suswak yan sa lahat. Kaya kung titingnan ninyo, kaya kapag nag-isip ng konsepto ng brand ang mga business, nag-isip ng brand ang mga simbahan at ang leader nito, may specificong target yan. E tatanungin ko kayo, bakit kayo nag-rebrand? Bakit kayo nagpalit ng pangalan? Kasi may tinatarget kayo eh. Meron kayong gustong abutin na particular ng mga tao. Sabihin niyo sa akin kung hindi. Ngayon ang tanong, ganyan ba isipan ni Kristo? Si Kristo ang hinahanap niya ay ang mga pinili ng Ama para sa kaligtasan at hindi natin alam kung sino ang mga yon. Kaya ginagawa nating mangaral sa lahat ng uri ng tao, not only to a certain group of people, not only to a group that will be attracted to our brands. Get nyo, mga kapatid? Gets nyo po ba? Many churches are centered only on their brand. Like for instance, on the rich and famous. CCF. New Life. Mga kapatid, pag ikay naglalakad lang at nagko-commute ka, nakakahiyang pumunta doon. Alam niyo po yung simbahan ng New Life, nung araw, nakapunta ako doon eh. Nakapunta po ako doon. Iba po ang pwesto ng mga driver, iba ang pwesto ng mga yaya, kesa doon sa mga amo. Can you imagine? Sa loob lang na simbahan eh, may distinction na ang pangmahirap at pangmayaman eh. At alam po ninyo, kapag merong ganong klase ng simbahan, alam niyo kung ano yung status noon. Hindi po ba napakasarap pupunta ka sa simbahan nang wala kang titingnan dahil walang mayaman at walang mahirap, walang nakaangat ang buhay at walang naghihirap na naghihirap? Ang tanong, ganun lang ho ba ang Christian life? If your brand will only cater the rich and famous, what about the poor people? Or those who cannot afford even a decent living? Is this church for them? No. Meron pong mga church or church brand na nag-guide doon sa nakagiya rather doon sa paggamit ng mga tamang logo. Pagandahan ng logo para magbigay ng impresyon sa mga tao na itong church na ito ay positive in nature. If you will come to this church, everybody is open, even to those LGBTQ. At kung ano-ano pang uri ng mga nilalang. Ito ang kanilang brand. Nakakita po ako, meron pong church na we don't do tithing here on this church. Yun ang kanilang brand. Meron pa hong church na nakita ako na this is open to the gay and lesbian community. So, yun po mga ganon. Eh, baka ho isang araw eh, meron na rin na magpo-post na all the corrupt politicians are welcome to this church. This is your church. Mga kapatid, the church is exclusive. The church is a church for the believers. Hindi po nilikha ang church para po sa mga non-believers. If you are going to look at 2 Thessalonians, ano po? Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Mamuhay kayo ng may kabanalan upang yung mga nasa labas ng simbahan, kung mapasyal sa inyong simbahan, makita ang inyong kabanalan. So ibig sabihin, originally, the gathering of the saints is for the saints.
The gathering of the church is for the church people. We are not doing worship service to attract those people in the outside. That was not the intention. Kaya nga po, ang evangelism ginagawa sa labas ng church. Ang gumagawa nito, ang mga miyembro. If you want to do evangelism, visit those friends who are not believer yet and share the gospel to them. Bago sila pumasok sa loob ng simbahan, ay dapat po na makita nila ang need to go to the church, and that is to worship God because you are a believer of God. Ano po? Ewan ko po kung maniniwala kayo ron, pero kung ibang view ninyo concerning the church, ang church hindi inclusive. No. Ang church po ay exclusive for the sheep. Ang problema nga lang, kaya hindi tayo makahatol, kasi hindi naman natin alam kung sino yung kambing. Lalo hindi natin alam kung sino yung lobo. Pero ang simbahan ay simbahan ng mga tupa. Gathering of the sheep. So happen, may nakakapasok ng mga kambing dyan, naimbitahan po nung kamag-anak, kambing. Naimbitahan ng mga miyembro, kambing. Ano gagawin ng kambing dyan? Iba po ang huni ng kambing sa mga tupa. Iba ang gusto ng kambing sa mga tupa. Iba po ang pamumuhay ng kambing sa mga tupa. Amen. Eh ngayon ang simbahan, wala. Everybody is welcome. Come, join. Eh, hindi po ganun. Kaya, this raises questions regarding the nature of the church. The church is not meant to be a collection of individuals selecting a church based on their preference. Pero minsan, aminin man natin o hindi. The church we go because of our preference. Sabi po na Ephesians chapter 4, ang lino naman po ng sinasabi ni Apostle Paul, dinidescribe niya how each member of the body has different gift so that we can build each other up. Para ano? Para ma-reach yung unity and maturing, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Kaya iba-iba po talaga tayo eh sa loob ng simbahan. Hindi po po pwedeng isang brand na pare-parehas lang tayo. No! Yes, kung ano man yung ating commonality, pare-parehas tayo dapat anak ng Diyos. Pare-parehas tayo dapat born again. Pare-parehas po tayo dapat binigyan ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Pero maliban doon, we are a diverse community. May mahirap, may mayaman, may nag-aral, may hindi, may bata, may matanda. Iba-iba tayo sa church. Pero bakit tayo pinagsama-sama? Para po tayo'y pare-parehong palaguin hanggang sa maabot natin ang whole measure of the fullness of Christ. Ganito rin ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 12. Sinasabi ron, we need all members of the body and the spirit dynamically communicates through each differently, especially those we least expect. We cannot be a body without a diversity of members who learn to be human with and on behalf of each other through the Spirit of God. Tandaan po ninyo, sabi nga ng 1 Corinthians 12, hindi pwedeng sabihin ng kamay, oy, paa! Paa ka, hindi ka parte ng katawan. No, we are all part of the body. Kay mata, kay tenga, kay ilong, kay mayaman, kay mahirap. Eh ang problema, ang simbahan ngayon, may branding na sinusunod. May pang mayaman, may pang elitista, may pang artista, at may pang sosyal. Ano yon? Kasi yun ang pilit na ipinopromote ng kanilang brand. Mga kapatid, Christ exists in and communicates Himself through His church. And God calls people with unique strengths and characteristics to local bodies. But the church must distinguish such a reality from a technique designed to differentiate the loyalty of a target audience towards its end. Hindi ko po sinasabing huwag magplano ang simbahan. Hindi ko po sinasabing huwag kayong gumawa ng strategy. Pero tingnan niyo po kung ang inyong mga plano at ang inyong strategy ay ang gusto ng Panginoon para sa kanyang simbahan.
Alam niyo po, there are many theological questions we could explore. But let's return to the question of trust and idolatry. The first question is, who do we as church trust as we lead our churches? Pastor, ikaw. Ikaw ang tinatanong ko. Leader, ikaw. Tinatanong kita. Who do we as church leaders trust as we lead our churches? Eh, siyempre, sasagutin kita, Pastor. Ang ating pinagtitiwalaan ay Diyos. Really? Kung ang Diyos ang pinagtitiwalaan natin bilang church leaders, bakit kakabaka-baka sa future ng church mo? Bakit kakabaka-baka kaya ka gawa ng strategy for growth, gawa ka ng strategy na iinganyo yung mga tao sa labas para pumasok sa loob ng simbahan? Don't get me wrong. I am not against evangelism and church planting. Trabaho namin dito yan eh. We do church planting here. We do mission here. At alam nyo, hindi kami nagmi-mission sa mga city lang. Nagmi-mission po kami kahit sa parte ng mundo. Kahit po sa kanugnugnugnugan ng Bailen, meron pong Reform Unida Christian Church doon. No? Because that is what we want to do as a church. We are mandated by Christ to go and preach the gospel. Pero ikaw, leader ng simbahan, who do we as church leader trust as we lead our church? Diyos ba o ang strategy na kinopian nyo sa iba? Ang Diyos ba o ang estratehiya, ang rebranding na ginagaya nyo sa iba? Dati nang okay kayo eh. May distinction na kayo eh. Binigyan na kayo ng pangalan eh. Binigyan na kayo ng identity ng Diyos. Hindi pa kayo na kontento? Gagaya pa kayo sa mundo? No? How does that worship shape how we relate to our congregations and who we encourage them to worship? In reality, the kind of worship service do you have? Sinong ini-encourage nun para sambahin? Diyos ba? O yung personalidad? Sino bang ini-encourage nun para sambahin? Ang espiritu at katotohanan? O gusto nyo lang makigaya dahil meron ng iba nun? Anong kinalaman ng usok sa worship? Anong kinalaman ng patay ang ilaw at kailangan madilim sa worship? Anong kinalaman na tanggalin yung pulpito at palitan ng cocktail table sa worship? Anong kinalaman ng pastor na nakamaong habang nagpipreach at naka-t-shirt lang sa worship? Anong kinalaman na tanggalin yung mga pews, palitan ng mga single na may cushion na upuan sa worship? Samantalang there are churches in the provinces na kawayan nga lang yung upuan eh. Yung ibang walang maupuan eh. Iba ba ang Diyos doon sa Diyos ng brand ng simbahan mo? Nakakalungkot, but you are creating a brand dahil gaya kayo ng gaya doon sa iba. Tanong, how does that worship shape how we relate to our congregation and who we encourage them to worship? Kapatid, tandaan mo, idolatry in scripture and history arises out of responding in ways that seem rational or common sense in our circumstances to meet our needs and secure ourselves. Yun ang idol. Yung idolatry, anumang bagay, natutugon lang sa ating pangangailangan, sa ating kagustuhan, at sa ating sense of security. Tawag doon idol. Are we creating idols in our worship? Are we creating idols in our church? Minsan po, without you knowing it, your brand serves as your idol.
The use of marketing in churches has developed in order to grow and compete as a church. Kailangan tayong makisabay. Napag-iiwanan na tayo. Yan ang laging sigaw eh. Yang mga yan, kalilitaw lang yan, pero ang lalagunin nila. So anong gagawin natin? Gayahin natin sila. Can you imagine that? Tanong. What power do we trust to grow and sustain our churches? Be honest. Sagutin nyo to, kayong mga leader ng mga simbahan. Anong kapangyarihan ang pinagtitiwalaan natin para lumago at isustain ang ating simbahan? Diyos o estratehiya? Diyos o karunungan ng mga marketing people? Diyos o influence ng mga business-minded people in the church? Nakakalungkot, minsan ito mga business-minded people na ito, wala na pong nasa utak yan, kundi hanap buhay, negosyo at pera, pagkakakitaan. So, ganun din po ang utak nila pagdating sa church. Ang concern nila, ilan ang bilang, dahil ilan ang bilang will equal to how many offering or how much offering they will receive. Sabihin nyo sa akin kung hindi totoo, minsan pera-pera na lang. Dahil doon, yung mga leaders, doon kasi nakasalala yung kanilang hanap buhay, yung kanilang kita, yung kanilang sweldo. Pinipilit gatasan yung mga maliliit para sa kanilang sariling pakinabang. Kaya yung mga leader lang, ang hayay-hay ang buhay, kawawa naman yung mga napangakuan ng mga brand. Do we trust in the techniques of marketing? Or do we trust that God established and will sustain the church? Even if it doesn't look how we imagine. Anong pinagtitiwalaan natin? Kaya po maraming mga simbahan ngayon ang disillusioned eh. Nasubukan yung strategy yon, failure. Nasubukan yung ganito, failure. Manong tanggapin nyo na lang ang katotohanan na merong kayong uniqueness na ang Diyos ang may bigay. Huwag kayong manggaya ng manggaya ng strategy ng iba. Alam niyo po yung Itbulaga, kaya nagtagal yung brand ng Itbulaga. Oh, tagal na yung Itbulaga eh. Wala po na bago dyan sa Itbulaga. Ganun lang yan. Habang panahon na ganyan yan. Paulit-ulit lang yan eh. Kasi they retain who they are. They remain who they are. Kaya yung mga gaya ng gaya sa Itbulaga, gaya ng segment ng Itbulaga, gaya na, wala akong nagtatagal. Eh ang simbahan, na importante lang naman na gawin natin, malaman natin kung ano ang ating identity, malaman natin kung anong intensyon ng Diyos sa atin, at yun ang ating gawin. Huwag manggaya ng manggaya. Amen? Sabi nga po, if we trust in God, that will also shape how we relate to our congregation. Kung ano yung pagtitiwala natin sa Diyos, that will shape on how we relate to our congregation. As leaders, we are at risk of imposing our own ideas and ends on people and organizations, and marketing techniques like branding can tend toward control and managing outcomes. Minsan, yan po yun eh. Kaya pagdating po sa mga reporting eh, ilan ang na-evangelize mo? Ilan ang nashiran mo ng gospel? Ano po? Anong kaibahan yan sa salesman? Sa mga insurance agent? Anong kaibahan niya sa network marketing power? Ang tanong na yun, kapatid, ilan ang nashiran mo ngayong araw na to? Ilan ang na-born again? Nag-devotion ka ba? Pati po devotion mo. Yung devotional book mo. Che-checkin pa. Kasi walang tiwala sa'yo eh. Walang tiwala yung mga leader mo sa'yo. Kaya kung nagde-devotion ka, hindi, che-checkin. Ikaw naman, kung talagang nagde-devotion ka araw-araw, kapatid,
At ito ay natutunan mong dapat mong gawin, eh, kailangan bang pumasok ka ba sa system na i-check at i-check tong mga to? Nakuha niyo po mga kapatid, paano na lang yung mga hindi nakakabasa? Ah, hindi sila kasama sa branding kasi hindi sila nakakabasa. Paano yung hindi nakakasulat? Matatanda ng hindi nakakapagsulat. Hindi nakakapagbasa. Na kailangan mong basahan para makarinig. E di hindi sila kasama sa system. Kasi sa system, dapat lahat nag-devotion, nagsusulat, nag-journal. E meron nga mga elementary students na mga may edad na. Kaya ayaw sumama sa small group kasi nga, ganyan ang sistema eh. Yan ang branding. Kailangan sumunod ka or else mapag-iiwanan ka. Ngayon ang tanong, what outcomes do we have in mind? Are we truly trying to disciple people? Or are there other ends in mind to our communication techniques? Pastor, be honest. Talaga bang gusto mo magdisipulo? Talaga bang ang layunin mo ay i-disciple ang tao? O gusto mo lang silang gamiting eksperimento kung uubra ang technique na i-communicate mo? Minsan ito nakakalungkot. Ang mga tao ginagawang eksperimente ng mga pastor. Kung uubra o hindi uubra. Malungkot na katotohanan pero ito po ang realidad. If we trust God to sustain and provide, that opens us up to relate to each other freely in love without the potential of turning people into a means to an end, like financial sustainability or shallow church growth. Amen? Finally, who or what are we encouraging our congregation to worship? Sino ang ine-encourage ng ating simbahan para sambahin? Ang Diyos ba? O ang estratehiya? Ang Diyos ba? O ang pastor? Ang Diyos ba? O ang brand na meron ang ating simbahan? Mga kapatid, as church leaders, not only should we encourage worship and devotion to God, but we should not put any attachments in the way that hinder the freedom of devotion and the unique vocation that God calls and gifts to each people, to each person. Yes, ang layunin natin, i-encourage ang ating mga kaanib, ang ating mga kapatid na sumamba at ibigay ang devotion nila hindi sa brand kundi sa Diyos. At huwag nating sagkaan, huwag nating pigilan ang kanilang kalayaang magdesisyon kung saang bokasyon, kung saang debosyon sila gagamitin ng Diyos. Hindi yung tayo ang magpapasya para sa kanila. Can you imagine? Bagong pasok sa church, ay gagawin kitang leader. Magiging leader ka, part ka ng aking G12 ba? O ikaw G12 kita ha? O yung mga darating agaw-agawan, gagawin nating part ng ating G12. Can you imagine? Kaya yung mga tao, disoriented, hindi ako marunong yan eh. Ako ho, ay ganito, ito po ang aking ministeryo, ito po ang aking, hindi, dito ka. Ipipilit kang isaksak sa mga bagay na hindi mo naman talento. Tandaan niyo mga kapatid, no church likely intends to direct loyalty away from Christ. Palagay ko naman lahat tayo nagkakaintindihan doon. Now, we should direct our people to Christ. But given the nature of branding, its best intention may often end up creating faithfulness, not to Christ, but toward particular ideas, towards a particular group of people, and towards something else. While we recognize the need for good communication, we also need to understand that in our society, brands have power apart from our intentions.
Kaya anong dapat? Alam niyo po mga kapatid, the more we rely on marketing techniques and approach the church as managers, the less we learn to rely on the Spirit of God. The Holy Spirit arranges the parts of the body, and it is the Holy Spirit who reveals diverse gifts for the common good. We cannot just stick to the brand. Iba-iba ang katawan, iba-iba ang gifts, iba-iba ang paraan ng paglilingkod sa Diyos. And as we follow the Spirit, we can communicate according to how God is at work among our body, the church. So we need to trust God's provision and care rather than aspiring to be our own gods who must sustain the body with marketing techniques such as branding. Amen? Magandang araw po sa inyo. Happy weekend, everyone. Ito po muli ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.